Good evening guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera sa papunta dito sa ating BDO, online banking. Then gagamitin kong GCash ko, tatransfer lang ako ng 1,000 pesos sa aking online banking. Then mamamaya, maglalagin tayo sa ating BDO online banking, titignan natin kung ma-receive natin yung 1,000 pesos. Yung oras is 9.41, doon na maglalagin na tayo ng pin natin dito. Incorrect pin, try again, dahan-dahan lang. Then kung mapapansin mo itong GCash mo, may available akong balance na 1,564. No? Titignan natin kung magkano din yung ma-deduct yung transaction fee nito. Kikita mo yung transfer, pindutin mo yung transfer dito. At makikita mo yung BDO, BPI, Metrobank, Landbank. Ang bangko ko ay BDO, naka-online banking ako. Yung gamitin ko yung BDO. Kano bang isa-send ko? 1,000 pesos lang. 1,000 pesos. I-ano mo lang yung pangalan mo, yung account mismo. 1,000. Yung pangalan mo, type mo na, bongbong. Account number ay nag-i-start ako sa 000. Oops, dito. 000. 000. Then, susunod ay yung area code ng bangko mo. 960. 960 sa Ilocos Norte, yan yung bangko ko kung saan ka nag-open bangko mo. 960. Then 19, nakasulat kasi sa papel yung done. Should be 12 digit, sobra na yata yung pinasok ko. So pag nagkakamali ka ng account number, may mga indication na mali yung pinasok mong number. Kaya ulitin mo ulit yung number mo, madudublehin. So 3898 pala. 3898, sobra na. So 00960193898. Ibig sabihin guys, 12 digit lang yung account mo na ipapasok. Huwag mong sumbahan ng 14 digit send money. Transaction fee niya ay 15 pesos. Kikita mo yung 15 pesos dito. Confirm na natin. Ayun, na-transfer na natin yung ating 1,000 pesos patungo sa ating BDO online banking. So, gagawin ko ngayon ay pupunta ako ngayon sa BDO online banking ko. Then guys, maglalagin na tayo sa BDO online banking natin. Personal BDO online banking. At mapupunta ka dito sa user ID at saka yung password mo. Type mo na dito. Napasok mo na yung user ID mo. Then yung OTP ay napupunta dito sa OTP mo. 697929. Then proceed na natin yung ating account. So na-receive na natin. Kung titignan mo yung history mo, kiklik mo lang dito. Makikita mo yung 9196. Service charge is 196 pala yung ano. I-explain ko lang guys, kung magwi-withdraw ka pala ng sa international banking, for example, gumagamit ka ng, say nag-withdraw ako dito sa isang ATM dito sa abroad, ang naging charge niya ay 196.89 per withdrawal ang charge niya. 196.89. So, ang naging remaining na balance ko ay 503. Then, nadagdagan ako ng 1,000. Yung transfer na galing sa GCash, dinagdagan ko ng 1,000 pesos. Kaya, ang balance ko ngayon ay 1,500. Thank you guys. Pwede ka nang mag-log out. Simple lang. Click mo lang dito. Naka-log out ka na. Be sure, yung mga account mo, yung OTP, ay laging updated. Dapat you need to be careful about your SIM number. Thank you. Thank you, guys.